Hey guys, welcome back to my channel. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng self siphon na sponge filter. So guys, ito tuturuan ko sa inyo yung una kong ginawa na filter. So ito, kailangan natin yung lagayan na may butas sa ilalim na kasya yung ganito elbow. Tapos balik, ganito kasi yan. Pasok natin yan dito. Yan. Tapos, yung isa dito. Sa kabila. Yan, ganyan. So, ito, walang butas yung takip niya. Ngayon ito, lalagay natin ng pipe na may butas sa ilalim, kasi diyan natin tutusok yung aquarium mo. Ano, pasok lang tong hose dito. Yan. So ito, binutasan ko tong tubo na to gamit yung ito lang, screw na maliit. Tapos kumuha ko ng straw ng sesto, pinutol ko lang yan. So ngayon, connect na natin dito. Assemble na natin itong isang sponge filter. So, ganito siya. Yan. Ilagay na natin dito. Sa butas sa ilalim. Yan. Tapos, yung isa, ilalagay mo rin sa ibabaw. Yan. Kasi ito, kailangan meron din siyang tubo sa ilalim. Ito yung magsisilbing mag-siphon ng inyong filter. Balikinat ko siya na sakto lang sa ilalim ng may awang naman, kahit onti lang. Yan. So, lalagay ko na yung filter media. Balls lang. Ayan, Tapos maduming aquarium po. Yan. DIY lang kasi ako ngayon. Yan. Lalatag mo lang siya dyan. Siksikin mo lang para hindi lumabas yung mga, hindi bumaba yung mga sediments sa bato para di niya mailabas. So yan. Takpan niya na. Yan. So guys, ito na yung itsura niya ngayon. Yan. Testingin natin siya pag kung gumagana ba. Lagay ko lang. So guys, testingin na natin to. So guys, yan. Kusa na siyang nagsasiphon. Lalo na kung malakas yung hangin nyo. So, di na kayo masyadong mahirap ang mag-siphon kasi tutulungan na kayo ni filter nyo. So guys, ito yung una nating filter. Ha? Nakita nyo naman, gumagana naman siya. Pero meron pa ako sa inyong isi-share na isa pang sponge filter na nagsasiphon din. So guys, ito na yung gagawin kong pangalawa nating filter. Ito yung kailangan natin naman na plastic container. Isa lang. Ang pagkakaiba naman nito sa una nating filter na ginawa, isa lang yung butas ng mismong lagayan. Kasi yung pangalawa niyang butas nasa ibabaw. Yan. So, proceed na tayo. Gawin na natin. So guys, ito yung tubo
ginawa ko dito, nilagari ko lang. Pwede naman butas-butas din. Dito ko rin, nagawa rin ako ng butas sa ilalim para lagyan ng hose. Yan. Ano din yan, yung straw ng sesto. Tapos, kung ito rin, foam, kailangan natin yan. Binutasan ko siya ng ganyan, diretso sa dito. Para mapasok ko tong tubo. Yan. Pasok ko na. Yan. Ganito po itsura niya pag napasok na. Then, kailangan nyo harangan yung ilalim. Hindi ko alam tawag dito eh. Yan. Para yung mga hiwa dito sa tubo na yan, diyan siya sisip-sip ng tubig. Diyan siya mag-o-occur yung filtration system. So, buuin na natin. Kailangan pa rin natin ng filter media. So, ito, lagyan na natin muna yung hose. Ayan. Tapos, so, hiramin muna natin yung tubo dun sa isang. So, ginawa ko siya ng slot para sa hose. Ayan. Pasok niya lang ganyan. Mamaya. Lagay ko muna yung media, filter media. So, ito na yung itsura niya ngayon. Yan. So, testingin na natin. So, testingin natin siya ngayon. So, kita nyo naman guys, nakakahigop din talaga siya. So, double purpose na rin talaga to. Kasi nakakapag-siphon na siya ng dumi. Tapos, napipilter pa yung tubig. Tapos, sa filter media natin si yung mga beneficial bacteria tumitira. Kaya, sa akin, good siya. So guys, dagdagan nyo na lang siya ng elbow sa taas. Ito. Para yung flow ng tubig magalaw yung mga sediments below. So guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman or nakapag-share man lang ako sa inyo. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, click nyo na lang yung subscribe button at pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Please like and share na lang po kung nagustuhan nyo yung video ko.